Well, magandang umaga mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Well, mga kaibigan, kumusta? Lalo na po ang ating mga kaibigang OFW dyan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Thank you so much po sa iyong patuloy na pagsubaybay at syempre patuloy po na pagtangkilik ng ating mga programa. Bueno mga kaibigan, sa araw na ito, ang ating pong topic na pag-uusapan ay patungkol pa rin po sa political issue. Tulad ng sinasabi natin, ang channel na ito ay patuloy na magbabantay at magbibigay sa inyo ng ilang mga issues political. Mga charity vlogs, halo-halo lang po ang ating pong babantayan. Pero sa araw nito, ang pag-uusapan po natin ay isang napakalagang usapin. Ito po ay patungkol kay Senator Robin Padilla. Well mga kaibigan, batid naman natin lahat na talagang only in the Philippines. Sabi pa nga, no, talagang kauna-unahang artista na nakakuha ng pinakamalaking buto, nag number one sa Senado, at syempre isang, sabi pa nga, bad boy sa pelikula, pero ngayon number one sa Senado, Robin Padilla. Sa pag number one niya mga ibigan, madaming humanga, madaming sumaludo, subalit sa isang pahayag lang kung saan po ay nagkaroon siya ng papasasalamat, ano po, at binanggit niya ang pamilyang Aquino, tila dito hindi nagustuhan ng lahat ng sumuporta sa kanya. Di umano mga kaibigan, ayon po sa mga kaibigan nating mga loyalista, syempre parang sinaksak sa likuran nila sila ni Robin Padilla. Dahil hindi nila inaasahan, alam niyo ang pangyayari, na nagkaroon pala ng komunikasyon itong si Robin Padilla at si Chris Aquino na humingi siya ng tulong doon. So kung alam lang mga kaibigan, sabi nga ng ilan, kung alam lang nila na humingi ng tulong si Robin Padilla, maaaring hindi ganito ang maging estado or numero na nakuha niya. Syempre, magdadalawang isip yung iba at maaaring hindi siya talagang mag number one. Well mga kaibigan, sa usaping ito, ito na po, tulad ng nakikita niyo sa thumbnail, sinagot na po na Robin Padilla ang isyong ito. Klinaro niya ang isyong ito at nawa ay matanggap ito ng mga loyalista. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, basahin natin ang kanyang sinabi. Isang maalam na pagbati po sa inyo ng kapayapaan. Ito po ay larawan namin 1990s, may klaruhin lang po ako. Paano ko po sasabihin na isasalas ko na mag-endorso sa akin si incoming President Bongbong Marcos? Imalino naman po sa lahat nang ganap nung kampanya na hindi po ako inendorso ng aking personal na kaibigan. Malinaw po na pinayagan niya ako na makasama sa unit team dahil personal niya akong kaibigan. At ang sulat ko po ay para kay Miss Chris Aquino. Malinaw din po ang aking pasasalamat sa Marcos Loyalist na ako ay kabilang. Hindi po ako maaaring mag-imbento ng ganap na ako ay inendorso ni PBBM na hindi naman po naganap at ilagay sa liham na para kay Miss Chris Aquino. So dito mga kaibigan, sa first page ng kanyang sinabi, ng kanyang liham na ito, ang first page na ito mga kaibigan, maliwanag na sinasabi niya na hindi siya inendorso ni PBBM. Pero itinuturing niyang kaibigan, kahit na siya ay inimbitahan na pabilang doon. At tinutukoy niya rito na yung sulat ay para kay Miss Chris Aquino. So, para sa atin, okay lang naman yun. Kasi kaibigan niya din si PBBM, kaibigan niya si Chris Aquino. Kung sa mga panahon na yan, ay humingi siya ng tulong
para kay Chris Aquino, siguro mas mainam na pasalamatan niya personal ito at hindi sa publiko kung sakaling nakatulong. Kasi alam niyo ho mga kaibigan, isa po sa pinaka-crucial ay kung nagkakaroon ng pagbabanggit o limbawa Marcos, Aquino, alam naman natin na malalim yung kasaysayan dyan. At siyempre ang mga tao ay masyadong mga siloso pagdating sa ganitong sitwasyon dahil ang pinapangalagaan nila ay yung taong minahal nila. At dito, dahil umakyat nga si Robin Padilla sa entablado ng Unity Team, ipinapalagay nila na si Robin Padilla ay magbibigay ng importansya at pagpapalaga sa kanyang pagpapanalo para sa Unity Team. Pero maliwanag naman, no? Sinabi niya na pinagpasalamat din naman siya sa Unity Team. Pinasalamatan niya ito at tinutukoy niya rito na doon sa nasabing liham ay directly para kay Chris Aquino. Siguro para sa akin, ang pinakamabuti lang dito mga kaibigan, para kay Senator Robin Padilla, is kailangan lang na hinay-hinay, kailangan lang na bilang isang senador na halal ng bayan, ikonsideran niya yung damdamin ng mga taong bayan na bumuto sa kanya. Hindi natin maaaring na ikonsideran din yung sa atin, may mga bagay na kailangan bigyan ng importansya at pagpapahalaga na hindi masaling ang kanilang damdamin. Dahil katulad nito, ibinuto at hinahalal siya ng maraming tao, pero dahil lang sa isang pahayag na yan, na alam naman natin kung titingnan mo, dahil siya nga si Robin Padilla at nagpahayag lang siya ng kanyang saloobin, ng kanyang damdamin, no? Pero at least itong pahayag nito ay nagbigay ng kumbaga isang perspektibo na parang naikagulat, ikinagulat ng lahat ng mga taong sumuporta sa kanya. So, maaaring sabihin natin na sa mga susunod na pagkakataon, iwasan lang yung mailagay, no, sa isang pahayag, lalo na ang involvement ng Marcos, Aquino, kasi mayroon siyang mga malalim na issue ng kasaysayan. At siyempre, bilang nakita natin na maraming nagmahal ngayon sa mga Marcos, iinda sila. At itong mga nagmahal na ito ay nadala ang isang Robin Padilla. Pero hindi rin natin maisasantabi na si Robin Padilla ay talagang may pusong mapagmahal. Ang kanyang vision is kapayapaan. So dahil doon sa vision na yan, na-visualize niya na wala siya ritong kalaban, wala siya ritong, hindi siya pwedeng magkaroon ng political colors, although umakyat siya sa Unity Team. So parang ang pakiramdam niya is andyan pa rin yung pagiging independente ng kanyang pag-iisip. Kaya wala siyang, kumbaga hindi niya iniisip na magkakaroon to ng malaking epekto ang pahayag nito. Dahil mula naman sa kanyang kalooban, bukal naman sa kanyang kalooban, na pinapasalamatan lang niya ang grupo o kampo ng mga Aquino. So siguro dito sa atin mga kaibigan, mas unawain lang muna natin ang sitwasyon ng isang Robin Padilla dahil nga sa una, bagito pa lang siya sa larangan ng politika. Pangalawa, baguhan pa lang siya, hindi pa nga nakakaupo ang tao, no? So masigit nating unawaan. Pero masigit nating tingnan kung ano yung kanyang nagagawa. Actually, nung tinitingnan ko ang mga punto na ito, nung tinitingnan ko itong diskusyon na ito, may nakita akong punto agad na mas lalo naman akong humanga din sa kanya. Alam niyo po mga kaibigan, hindi po natin maisasantabi na pumutok, di ba? Hindi po natin makakalimutan na pumutok yung Mount Bulusan sa Bicol. Hindi po ba? Pero naghulat ako sapagkat nung time na yan, dahil followers nga ako na Robin Padilla, syempre, idol natin siya, nag-pop up sa akin yung kanyang humanitarian mission paputungo doon sa Bicol Region. Akalain mo yun, hindi pa siya nakakaupo. Akalain mo yun, ha? Hindi siya pa nakakaupo. At kumbaga,
Wala pa ngang sahod na nakuha yung tao dahil hindi pa nag-uumpisa. Pero andyan yung puso niya ng pagtulong. So kumbaga, dito mga kaibigan, timbangin na lang natin, timbangin lang muna natin ano, yung pagiging isang Robin Padilla na kung saan independente yung kanyang pag-iisip. Pero mas tingnan natin yung kanyang puso. Kasi nakita natin, ako para sa akin personal, ang nakita ko sa kanya, yung kanyang puso ng pagtulong. Ano niya, mas tinitingnan niya yung perspektibo ng mga tao at pangangailangan. So siguro dito, mga kapatid, unawaan na lang natin, unawain muna natin yung sitwasyon. At yung pagpapasalamat niya ay mas higit nating tanggapin dahil yan naman ay personal niyang sinabi bilang personal na kaibigan niyang mga Aquino. Pero mas higit natin tingnan ano ang magagawa ng isang Robin Padilla sa hinaharap. Kasi kailangan natin ng mga tao na may aksyon. Sa pagkakataong ito na ang ating bansa ay dumaranas ng isang kritikal na sitwasyon dahil po sa pandemya, mas kailangan natin ng mga tao na gumagawa ng aksyon. Nagulat ako rito at hinangaan kita. Hinangaan ko ang isang Rob, mas lalo akong humanga sa kanya sa aksyon na ito na hindi pa siya nakaupo pero andyan na agad yung tulong niya. Sa kabila ng lahat na binabati ko siya rito, no? Sa kabila ng lahat na tinitingnan na tila kumbaga sinaksak niya sa patalikod itong mga taong tumulong sa kanya. Pero andyan yung kanyang perspektibo ng pagtulong para sa mga nangangailangan ng nangangailangan at nasa laylayan ng lipunan. Isang pagsaludo sa iyo, Senator Robin Padilla. So, ito po ang komentong ito mga kaibigan ay mas gusto ko lang pong tingnan, i-balance po ang sitwasyon dahil marami pong mga naghanap no itong mga nakaraang araw. At I hope na itong pahayag niya, no, itong pahayag niya ay makapagbigay naman ng kahupaan sa nag-aalab na damdamin ng mga loyalista. Kasi na pahayag naman niya, na ipahayag naman niya na napasalamatan niya ang mga tumulong sa kanya sa Uniteam. Pero pinapaliwanag niya na yung direktang liham niya para kay Chris Aquino ay hindi niya pwedeng isama doon ang isang BBM kasi direktang liham yan. So siguro magkakaroon pa ng mas malaking question niya no, kung isasama nga niya. Tama na, may punto naman siya. Iyan ay para sa kanya. At siguro, tulad ng sinasabi natin, mas malalim lang natin na pangunawa, hindi pa hinog sa panahon at hindi pa napapanahon para atin, kumbaga, bigyan ng negatibong impresyon ang isang Robin Padilla. Bagkos, kailangan lang natin i-guide. Pero para po sa kapayapaan ng lahat na Mr. Senator, sana ho sa susunod, ay ingatan lang po natin ang pagbibitaw ng mga salita na maaaring makasugat sa damdamin ng mga tao, lalo na po sa usaping pamilyang Marcos at Aquino. Dahil para po sa kanila, napakalalim po ng sugat na iniwan ng kasaysayan. Comment down below po mga kaibigan para po sa inyong adhikain at gusto sa inyong mga komento at gusto ko lang po naman na marinig ang inyong mga comments patungkol po sa usaping ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sana po ay like share lang po natin ang videong ito. Malaking tulong na po para sa atin. Goodbye and good bless. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Mabuhay po tayo.